modern era, human perception changes along with globalization. From biological sex, gender identity, and various factors influencing the person's identity. The term gender identity first appeared in the 1960s. It pertained to a person's inner sense of belonging to the order of masculinity or femininity. Over time, the term came to include people who identify themselves in other ways. Gender identity has agender, bigender, cisgender, transgender, and so forth. While sexual orientation is concerned with who you are romantically, emotionally, and sexually attracted to, it is not the same as gender identity. Gender identity isn't about who you like, but about who you are, male, female, genderqueer, and so on. To give further perspective on what it's like to be a member of the LGBTQ community, we interviewed local hairstylist Edsel Ebuenga. Listen as she tells her story. Hello, I'm Edsel Ebuenga, a professional hairstylist out in and out of our country, ex-abroad. Ito yung magiging buhay ko, kwento kong buhay ko. Sige, magsisimula tayo nung high school, kung bakit ako naging ganito na, okay. Nalaman ko yung ano ko na pagkaganito ko, siguro ano na, 4th year high school. Nagkaroon ka ng crush-crush. Tinanong ko si mama ko bakit nagkaka-crush ako sa kapwa ko lalaki, sa tawa na tawang nanay ko. Eh di, sinabi ko sa mga classmate ko, ba't nagkakagusto ako sa kanya, kakrush ko yung classmate na ako, gano'n. Tawanan ng tawanan. Tapos, binabarkada ko na, ano, ayun, may customer tuloy ako. Na isa rin bading. Sabi niya, ay, ano, isa ka rin naman bading. Sabi ko, confirm ka na. Ako, gano'n ba yun? During their teenage years, Edsel had experienced confusion regarding their sexuality. Considering their lack of knowledge about sexual orientation back then, people like Edsel found it too difficult to truly understand themselves. Naging ano ako, para mabuhay ako sa sarili ko. May isa akong anuhan sa Manila, isang lugar na ala kong maanuhan, kinapala ko na talaga mukha ko. That time, ang salon na naanuhan ko, Bikulad na taga Bicol. Doon nagsimula ang pagkadraang dramatista ko. O di, pinasok niya ako as a helper. Pero yung pagka-helper ko, syempre, may experience din ako about sa paggugupit. Pagwara siya, pag-ala siya, ako yung nagugupit. Minsan nadakip niya ako na nagugupit. Tapos, bigla niya akong pinalakpakan, yung pala, matagalan niya na akong tinitingnan. Di sabi niya sa akin, sige, simula ngayon, ikaw na magugupit pag wala ako, pag may service ako. O di, nagkaroon ako ng lakas ng loob na, di, ginalingan ko talaga, as in galing. Di, yun na, house-to-house service ako doon, almost 1 year ako doon sa lugar na yun. Hanggang sa makilala ko yung barkada ko rin, Badingding, taga-Bataan. Sabi sa akin, ngayon, di kung sa Bataan, mas masarap doon. Doon naman ako lumipat. Lumipat na naman ako ng Bataan. Pagdating ko ng Bataan, nandun doon lahat. Very colorful yung buhay ko sa totoo lang. Dahil doon ko na ang first love ko. Oh, doon. Siyempre, I don't know, buddy. Ayun na. May tita pala siya doon na, Bading, na may salon din. Doon ako pinaso. Doon nagsimula. At doon din na experience ko yung naging hanap buhay ko rin yung Miss Gay. Isa rin yun sa naging ano ko pa, extra ko yun. Di yun, almost 13 years ako doon sa Bataan. Hindi ako umuwi ng Bicol, it's a short hindi. Tagal. Tapos minsan may isa akong may isa akong customer na balikbayan, American citizen na, kinukup din niya ako, para bang inampo niya ako. Doon na naman nagsimula yung ano. Iyon,
Tapos binigyan niya ako ng ano, ng puhunan na magkaroon ako ng sarili kong salon. So nagkaroon ako ng salon in short story. Doon, kung ano na naano ko, nakapundar din ako doon ng motor, tricycle, at boyfriend. Hindi mawawala sa akin yan. Ayun. Tapos meron na siguro mga 5 years na, may nakilala naman ako na isang recruiter na sabi niya kung gusto na akong mag-abroad, sabi ko, sige, para maiba na naman yung ano ko. Sa isang sa madaling salita, nakapag-abroad ako. Ang akala ko, sa Turkey lang kami. Yung pala, ang Turkey lang ang magiging stepping stone na para makapasok kami sa ano, sa Iraq. At that time, yung Iraq 2004, war. O, doon pa rin kami umano, sabi ko, hello, Diyos ko, nasaan pala tayo? Nasa war zone pala. Di, ala kayo mag-akaw, yadto na kami. Tapos, sige, kung mamatay, mamatay. Bahala na si Batman. Di, ayun na kami, nakapasok kami ng Iraq. 7 years ako sa Iraq. Talagang walang ano, walang uwian, straight. Adzel has lived a good life as an LGBTQ person, attaining success and being blessed with good fortune. But they would also experience hardships and discrimination regarding their sexual identity. Aside sa mga experience ko sa discrimination noon tsaka sa ngayon, kasi noon talagang grabe ang discrimination, pero sa ngayon dahil oriented na kaano nga ano mga tao niya sa ano, sa mga third sex, hindi na masyado like nasa nung nandito ko yung bang hindi ako masyado nagkaroon ng maraming pwede pa sa mga kapatid mo sa ano mo, sa tatay mo, sasabihan kang, no, bakla ka? Hindi mo ba aram? Ganito lang ang bakla, ng ano, wala lahi ang mga baklaan, na baklaan lahi na alam. Tapos yung pala, bakla ka pala. Para sa brother ko, mumurahin ka, tapos sa harap sa, ano, na time na nasa diskuhan ka, nakita ka niya na ano, tapos papaaluhan ka, ipupuyulong ka pa ng ano nga, di, para sa ako, syempre, masakit din sa ano ko yun. Brother mo na, siya pa yung nag-ano sa imo. Pero sa akin, ala, okay lang sa akin yun dahil para bang inaano man lang, para bang pinibigyan ka rin ng lesson ako. Dapat hindi ka ganyan naman. Pero sa tulang, yun, minor lang naman yun. Lain talagang, ano, very, ano, sad. Pero ngayon, ala na, hanggang ano na lang sinda. Kasi oriented ang mga tao ngayon sa mga kabadingan. Kaya hanggang tingin na lang sila. Pero parang, syempre, ma-feel mo pa rin na parang ano ha. Pero sa akin, okay lang. Wala namang problema unless na wala kang tinatapakan na tao. Sinabi ko sa inyo, noon na. Sa totoo lang, ako harmless din ako. Okay lang sa akin yan. Basta wala akong inaapakan na tao. Wala akong inaan mga ano. Basta ganun. Okay lang sa akin yun. Basta naging ano lang, neutral lang ako sa kanila. Hindi ko sila binabastos, hindi lang ako binabastos. Okay lang yun. Adzel would cite their experiences with sexual discrimination, placing emphasis on how different generations of society had accepted them. Back then, most people were not totally oriented about the topic. As time passed, society had become more progressive. According to our survey, 10 out of 50 men experienced discrimination. 35 out of 50 women experienced discrimination because of their gender. And 45 out of 50 LGBTQ people experienced discrimination. Globalization can be credited as a factor affecting this, as knowledge regarding sexual identities and sexual expression continue to spread. Because of the historical background of Sorsogon,
It is hard to understand Sorsogonans' gender identity and ethnicity. Sorsogon slowly accepted them and gave them the equal rights to everyone that they deserve. Men, women, LGBTQ, and indigenous groups are supported by the Sorsogon government. The local government created various programs to help and support the LGBTQ community, ethnic groups, women, and men.